Ang FAO 167 is a Fisheries Administrative Order 167. It's for the close season, for the catching, gathering, selling, and conservation of sardines, herrings, and mackerels in some parts of the Visayan Sea. Yung Visayan Sea pala na side of Region 6, that is between the islands of Panay, Negros, and going Bantayan side. Mga 90% ng Visayan Sea in Region 6 kasi is ano, municipal waters. Yung objective ng FAO 167 or in Region 6, tinatawag namin close season, is to protect and conserve the gravid sardines. Tinatawag namin sa Bisaya is tamban or tabagak. And then also the herrings and mackerels. Ang mackerels natin is yung bulaw or hasa-hasa. And then their fry is we call lupoy. Ito'y pagbibigay ng pahinga sa dagat at pagbibigay ng pagkakataon na ang daga, ang mga isdang maliliit ay makapangitlog at sila'y dumami muna bago sila huliin. At dapat maintindihan ng tao na pag may maliliit na isda, yun ang kakainin ng mga malalaking isda. So, ganun lang yun. Babalik ang malalaking isda kung sakaling babalik ang mga maliliit na isda. Ganun lang kasimple yun. Ayong FAO 167 or close season na tinatawag. This is an old administrative order. This was formerly called Fish and Game Administrative Order, issued by former Secretary Benigno Aquino Sr. and Manuel Quezon in 1939. Tinatawag ito noon na FGAO number 13 or close season because of the clamor na may competition between municipal and commercial fishing and bigla kumunti yung wild stocks. And then in 1989, naging FAO 167 siya because of the clamor of the Northern Iloilo mayors. In 1986, sumulat sila na kumukunti ulit. So, it was issued by Carlos Dominguez, former Secretary Carlos Dominguez, in 1989. So, ang kumukolect or nagfi-fish talaga for sardines, herrings, and mackerel are our municipal fishers. And this is composed of the active and stationary gears. We did stock assessment mula 1998. And in our monitoring sa National Stock Assessment Project and in previous studies conducted by Armada of the UPV College of Fisheries na medyo gi-estimate niya yung wild stocks. And then he also estimated the peak season, kung kailan talaga gravid. Sa Bisaya, tawag namin pabihod. Puno siya ng bihod. And they peak in the months of November, specifically November 15 to March 15. Year-round, there are gravid and spawning, but these are the peak. And dito ang pinakamarami. And pinakamarami rin na young fry. So, para hindi talaga maubos. Kasi kahit not intentionally sila ang target species, madadala rin sila sa huli. Then, we establish a close season. Ako nalipay kay... Masaya ako dahil ang purpose ng mga nag-organize nito ay upang paramihin ang mga isda sa ating karagatan. Kasi yung aming hanap buhay dito sa Bantayan ay pangingisda lang. Wala ritong factory at kaming lahat dito ay umaasa lang sa dagat sa pangingisda. Noon, nasabi ko kanina,
na ako hindi tumuloy sa pag-aaral dahil yung isda namin dito sa bantayan, marami. Kasi ito yung tinatawag nilang fishing ground noong 1980s. Sa unang 1980s, ngayon... Pero ngayon, yung mga isda namin dito, konti na lang. Ngayon, sa mga programang ito, masaya ako kaming lahat dito sa tatlong bayan ng Bantayan Island, Santa Fe, Madradejos at Bantayan na nirepresent naman ng bawat mayor ng bayan na masaya rin. An LGU, whatever the law decides, we implement. But in our case, we still have to talk to the people, parang pulong-pulong, just to make them understand. Kasi when you talk about closing the Visayan Sea, they would always say that their means of livelihood is always affected. Just a matter of talking to the people, telling them like, what happened with our fish sanctuaries in Bantayan, we have 17. When we started, there was a lot of people who got hurt because they were telling us that we took over part of their traditional fishing area. But after a few years, when the fish started to come back, then they understood. Kasi there's always a reason why a certain law is made. It's not just made because people think that we have to do this, then we do this. Maka-impact talaga kasi ito lang ang ano namin, area na makuhaan ng isda. So, wala nang iba dito. Puntang Palawan, malayo na yun. Sambuanga, napakalayo na. Medyo ang area na ano namin, konti na lang. So, gawa pa kami ng paraan kung anong buting gawin. Ito lang ang masasabi ko na we support that program kasi sa atin yun, babalik yun eh. At saka, ano lang, a little bit sacrifice. Hindi naman yun sa, ano, sa lahat naman yun. Sa pinakabuti sa lahat dito sa isla. At saka, the future ng mga ano natin, mga anak. Wala namang masyadong maapekto. Number one, maliit lang yung lugar. At ang lugar na parang sinara, yun lamang ang itluganan kung saan nanging itlog na bibinhi. Pangalawa, iilan lang klase yung alumahan at saka yung sardinas lang naman. Yun yung para magbigyan lang ng pagkakataon sila ng mga itlog. Kung ang buntis, pabayaan nating mga anak, 600,000 ang itlog nilang nabubuhay. So, 1% lang yan, 6,000. Ang isa, yun nga sabi ni Asis kanina, pagkawalan mo lang yung isa para pagbalik niyan ay 1,000. O alin ang gusto mo, yung isa o 1,000? Ganun lang kasimple yun. I know last year, pag-close season sa Zamboanga, a lot of people from Zamboanga went to Roja City to buy sardines. And we don't need any proof. Hindi nangyari na nag-collapse yung sardine fisheries in the Visayan Sea, in Region 6 side. So I think our effort this all these years is bearing fruit na year in, year out, nandun pa rin sila. May nakukuha pa rin yung fisher folk. So I think that is assurance enough na as long as we comply with the close season, as long as we continue to study them and monitor and do our part, it will always be there every year. Ito pong ginagawa natin ngayon sa Visayan Sea ay siyempre po ito yung kapatunay nung ating pong commitment to conserve the resource. Hindi lang po para ngayon, kundi para po sa lahat. Gusto po nating mangyari at makita ang parehong epekto na nakita po natin sa Zamboanga, kung saan pagkatapos po ng tatlong buwan natin na management measure doon, close season ng sardinas, eh mismo yun po mga tao doon na nagsasabi po na kailangan ituloy-tuloy sapagkat maganda nga po ang resulta. Tumataas po talaga ang huli at siyempre po kung tumataas po ang huli ng ating mga maisda, maraming pong kakainin ng ating mga mamamayan. So, ganun din po ang gusto nating mangyari sa Visayan Sea. Makakaasa po ang mga mamamayan natin na ang ating pong ginagawa ay hindi po para magsiil sa ating mga mamamayan. Bagkus ito pong ating operation na ito
ay titiyak lamang na ang mga tao po ay makikinig at susunod. So kaya po proactive po ang ating implementation ng batas. Bago pa po dumating sa fishing ground ang mga fishermen, nandoon na po yung ating mga fishing yung po ating mga patrol vessels upang sila po ipagbawalan na kaagad. Hindi po natin iintayin na sila baka pag-violate na bago po natin sila huhuluin. We will take a very very proactive stance in this way para po maiwasan natin yung at the end of the day, magpapile po tayo ng kaso, at the end of the day meron po mga mga isla na kailangan magmulta o kaya makulong. So kinakailangan po mas proactive, ibig sabihin bago po mangyari ang violation, nandun na po ang pamahalaan. And this is one way of assuring our people that government is serious in what we are in its direction at seryoso po tayo sa ating mga pronouncements. Muli po, papakita po natin na ang pagpapatakbo po ng ating mga policy magiging consistent at pantay-pantay po ang magpapatakbo natin ng mga regulasyon po.